So, what's up mga kamex? For today's video ay magluluto si Modra ng ano ba sa Tagalog na? Pugita? Octopus Pugita. So ano kamex? Adobo sa gata. Adobo pa ito na? Adobo sa gata. Yan. Tingnan natin kung paano niya gagawin. Pero masarap to mga kamex. Pwede niyong gawin sa bahay niyo. Alright. So ayan, tignan natin kung paano ni Modra gagawin. Alright, let's go! So, what's up mga kamex? Nagbabalik ang ating bida, si Modra! So ayan Modra, anong gagawin natin? Una-una, pakuluan natin sa tubig para madali lang siyang slice. Ayun, malambot, palamambot. So ayan mga kamex, Pugita, o ano man tawag dyan sa inyo. Papakaluan muna ni Modra ng ilang minutes. Ano nga ginawa ni Father niya kanina? Nilinis na, tawag niyan. Pinokpok? Option na lang yan. Pag gusto niyo ng madali ang magluto, yung madali siyang lumambot, medyo pukpukin mo siya ng kahit na matigas na bagay. Yun. Tapos, sukasan sa asin. Para matanggal yung lansa niya. Yung lansa, kayo. Pagkatapos nalilisin, pagkatapos malinis, ito na siya, pakaluan ng konti para hindi siya mahirap slice. So konti lang siya, saglitan lang. Yun. Kapag halimbawa, hindi siya na napukpok, anong gagawin? Papakaluan na matagal. Pakaluan na matagal. Hanggang sa lumambot. Pero yun. Pag pinupok niyo siya, madali ang kulo lang. So ayun mga kamex, okay. Okay, copy. So ayun mga kamex, sabi ni Modra, kailangan daw muna pupukin. Kung gusto nyo nagmamadali kayo, pupukin lang siya. Tapos kunting kulo, pwede mo na siya slice at simulan yung, ano nga pong luto? Adobo sa gata. Yun, adobo sa gata. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali, so ang gagawin nyo na lang is lalaga nyo siya na mga ilang oras para lumambot yung ating pugita. So ayun mga kamex, yung sangkap ni Modra. Asan yung sangkap ni Modra? Ito. Ayan, sangkap niya sibuyas, bawang, tsaka ginger. Siyempre. Tapos suka, mayroon tayong toyo. Tapos yung gata, coming soon. Wala pa. So ayun mga kamex, no? Abang-abangan na natin si Modra kung anong gagawin niya. Alright. Ayun. Balikan natin siya kapag na-slice. Kapag na-slice niya yung pugita. Alright. Let's go! So, ayan na mga kamex. Yan na ating nilaga. So, ayan. Kukunin na ni Modra. Ilalagay na sa plato. So, Modra, malambot na yan. Pagpalambot nito, pagkinisa na. Ayun, pagkinisa. So, ayan na yung kanyang itsura mga kamex. So, di ba? Ayan. Alright. Hiwain. Mamaya, pag medyo. Yun, papalamigin lang mga kamex. Tapos, hiwain na ni Modra. So, ayan. Abangan ulit natin ang next niya na gagawin, no? Alright. Let's go. So, ayan mga kamex, no? Ayan si Father Bukarne. So, ayan yung ating panggata. Alright. Ginata ang adobo sa gata na pugita. Let's go. Let's go. So, ayan mga kamex. Ayan na yung ating ano. Habang kinakayot ni Father, yung ating pugita doon, pinapalamig para mahiwa na mamaya ni Modra. So, ang next na gagawin natin ay abangan na lang natin ang kasunod nito, mga kamex. Alright. Let's go! So, ayun na mga kamex, ang ating pugita. Hinihiwa na ni Modra. So, ayan. Ano, kahit anong klaseng hiwa lang, no? Depende sa inyo kung paano nyo hiwain. Yung isang ng ganito, yung nakahaba, tapos mag-slice lang ito na. Ganyan. Depende. Yeah, kung gusto nyo, mayroon din siyang hiwang ganyan lang siya. Okay. Depende sa gusto nyo. Mayroon din na pwede namang hati.
dalawang hati lang. Ay, gawin yung tatlo lang. Malalaki masyado. No. Pero liliit pa niya mamaya. Ah. Liliit na pala siya. So, ganyan. Ayan ang landi ng kanyang design. Ma-arty. So, ayun mga kamigs, no? Yan ang ating pogita. Pwede nang kainin niya, kahit kanyan. Pahinga ko yung samudra. Sarap. Mas maganda yung samudra. Malit lang. Ayan, tikman natin. Hindi, mahaba. Masyad malit. Kunti lang. Ayan. So, ayun kami. So, nilaga lang to. Pero itatry ko siyang kainin. No? Yung ano ba? Malambot na ba siya? Alright. Pwede naman ganito. Kung gusto nyo, gawin yung kilawin. Pwede. Na ganyan lang siya ba? Hindi siya masyadong malambot. Hindi rin kilaw. Basta ganyan lang siya. At saka yung paglaga pala nito, di laga, nalalagyan ng tubig. At di ba pag nalinis na, nilalagay na siya sa kaldero or sa kawali. Huwag nyo lagyan ng tubig. Kung pakul, ah, di ba, anina, hilaw ito, no? Nilagay ko lang siya sa kaldero, tinakpan. Pero hindi ko siya nilagyan ng tubig. Kasi yung tubig niya, yun na magluluto sa kanya. So, ayun mga kamigs, yung technique pala dyan. Walang tubig, yung kusa lang siya magtutubig. Ayun. So yun pala kanina, tinikman ko siya. Okay na yung lambot niya. At saka medyo may lasa. Nalagyan mo na asin mo, Dra? Hindi. Ah. Kung maglaga kayo na lalagyan nyo ng asin. Unti lang. Papain siya. Ah, okay. Ayun, mas maganda yung ganito. Sarili na yung tapas na yun. So ayun mga kamigs, narinig nyo, no? Ganun pala yung technique. Huwag nyo lagyan ng tubig. Hayaan nyo lang na kusa siya magtutubig. Ayun, so pwede rin pala itong gawing kilawin. Ayun mga kamigs, at least may idea na tayo. Next time, gawin natin kilawin to. Sa next upload natin, magkikilaw tayo ng huwita. Alright. Tapos si father naman sa labas, kakayod na siya ng ating panggata. Tapos syempre, ako yung kanilang cameraman. Yan. So ayun na lang mga kamigs, abangan na lang natin ulit kapag sisimulan ng lutuin tong ating octopus or pogita. Alright, let's go! So ayan na mga kamigs, yung kanyang hiniwang pogita. So ayan mga kamigs, itong pogita na to ay nasa intimbang nito is 1 and 1/4. Yan. So ito, pag naluto ito mamaya, ganito na lang siya. Liliit pa pala siya mga kamigs. Mga 1/2. Ang mawawala. Parang ganito na lang siya mamaya. Alin dyan sa... Ito. Ito yung matitira. Ito yung matitira. Ah, ito yung matitira. Oh. Oh, so, ganun yung mga kamig. Liliit pa siya mamaya. Ano. So, yun lang. Next nyan is magigisa na siya ata. Oh, panoorin na lang natin ulit. Right? Let's go! So, ayan mga kamig. Complete ricado na. Ito na yung ating gata. Sibuyas, ginger, tsaka bawang, suka, toyo. Tsaka itong ating... ano, pugita. Yan. So, mag-i-start na si Modra. Yan. Bubuksan niya muna yung tanki. Ayan. Kawali. So, ready na, Modra? Yeah. Start na tayo? Alright. Start na daw. Let's go. So, ayan mga kamig. Start na si Modra sa pag-isa. Ayan. Dito na naman tayo ngayon sa tihin-tihin. Ay mataas ang so ayan mga kamigs na bawang. Gusto mo yung brown yung bawang para tatanggal ng lansa. So ayan mga kamigs, no? Ayan na yung ating bawang, sibuyas, loya. Ayan. Kung nakikita nyo, naka ano na yan, kulay brown. Pinapabrown ni Modra kasi para mawala yung lansa ng ating pugita. So ayan, lalagay na ni Modra ang pugita. Bango naman yan. Ayan na. Diba? Ano po yan mo, Dra? Ano tawag yan? After ng gisa mo, talaga mo pang tubig? Hindi na.
Ah, hindi na. Ganyan na lang siya. Tapos? Ah, okay. Tatakpan daw muna yan. May ilang minutes. Ayun. So, ayun mga kamex. Panandali ang takip lang muna para ma-absorb nga ng ugita yung ating bawang sibuyas na ginisa, di ba? Para yung lansa niya is tatanggalin. Alright. Tapos, nagre-ready na siya na kanyang suka at saka toyo. Ayan. Nakagutom. Amoy pa lang, parang ulam na. Suka. Baka naman, Silver's One. Ayan, Silver's One. Silver's One din ito. Toyo namin, Silver's One din daw. Baka naman, baka naman. Ayan. Halo lang ng halo. Walang katapos ang halo. Ayan. Bali, papakaluan yan na mga ilang minutes ulit. Or matagal talaga, mods? 20 minutes. Oh, 20 minutes daw mga kamegs. Kailangan siya lagyan ng, pakaluan ng 20 minutes. Ayan, may paminta pa. Ayan. So medyo matagal-tagal mga kamegs, mga 15 o 20 minutes. Yan. Mga ganyan para ma-absorb ng, pugita yung, yung toyo, yung adobo nga. Alright. Abangan na lang natin ulit kung ano ang next na gagawin niya after ng 20 minutes. Ayun, naubusan yata ng gas. Nagkamali lang pala ng pihit. Akala ko naubusan na ng gas eh. So ayun mga Megs, balikan na lang natin maya-maya after 20 minutes. Alright, let's go! So ayun mga Megs, ayan na yung ating adobo. Pahabol ko nga pala mga Megs na kulang yung info na nasabi ko eh. Kailangan pala yan ay patuyuan sa, di ba inaadobo nyo siya, kailangan tuyo siya. Patuyuan mo siya ng adobo, tapos saka natin mamaya malaman kung anong kasunod ni Modra, kasi sabi ni Modra kailangan tuyot siya. Ayan, abangan natin ang kasunod after matuyot yan. Alright, let's go! So, ayan na mga kamigs, ayan na ang ating adobo. Medyo, okay na ba yan Modra? Medyo, maglalagay na tayo ng gata. Ayun. Ayun. Oh, sige, hulog muna. Fire in the hole. So, ayun mga Megs, no? Kung nakita nyo, medyo tuyot na talaga siya. Hindi naman siya totaling tuyot, no? Medyo tuyo na siya. Ayun. Saka natin ilagay yung gata para magkasabaw-sabaw. Pero, nakadepende pa rin sa inyo yan. Kung gusto nyong patuyuan talaga siya, kasi may mga batang pinatuyuan niya siya, mamimiss niya yung kanyang sabaw. Ayun, yung kasi yung masarap din mga mix yung sabaw niya. Tsaka may mga bata kasi kakain ng sabaw ang gusto nila kaya yun. Kailangan medyo may sabaw. Ayun, all right. So after niyan Modra, mga ilang minutes sa siya pwede na kainin. 10 minutes. So ayun mga mix, after 10 minutes matitikman na natin ang adobo sa gata na pugita na gawa ni Modra. All right. Let's go! Sa inyo mga kamegs, no, optional lang yan. Ayan yung chili oil ni Modra. Lalagyan niya doon kasi nakakuha na siya ng sabaw para sa mga bata. So, kung wala kayong chili oil at ayaw nyo ng chili oil, pwede naman sili. Wala kasing sili dito sa amin eh. Kaya nilagay ni Modra ay chili oil na lang. So, ayan. Mas masarap pa siya pag manghang mga kamegs. So after ito mga kamegs, no, maya-maya luto na yan. Tingnan natin ang kanilang presentation. Alright. Let's go. So ayan na mga kamegs, yung luto ni Modra na adobo sa gata na pugita. Ayan. Presentation pa lang. Perfect na. Alright. Siyempre, ito yung mga bita natin yan. Yung nagluto niyan. Siya naman na nag-present niyan. Si Father. At ako, mamaya na kapakita, kami yung tagakain yan. Alright. So hanggang dito na lang mga kamegs. Hanggang dito na lang kami. No? Huwag po kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aming channel. At abangan po ang mga next upload namin na mga lutong native. Yan, ni Modra, tsaka ni sister. Alright. God bless you all. Bye-bye.